po mga Kalingap, welcome back to my YouTube channel, Kalingap Dance. So nandito na po tayo ngayon kay Kuya Brooks sa kanyang kubo nila ni Alimion. Eh nandito po tayo para ayun po, mapag-usapan po ulit natin ang ating mga plano sa kanyang bahay po, sa bahay po nila. Kaya tara po mga Kalingap, may kainan daw po dito eh. Ang paborito nating kilawin, ginawa na naman ni Kuya Brooks, kaya nakaka-excite po talagang bumalik-balik, lalo na pag na pinagluluto tayo ni Kuya Brooks. Tara po mga Kalingap. Ayan, may bakod na po ang kubo nila Alimion. At malinis na po dahil nagtatanggal na po ng mga puno dito. Pinapalinis na ni Kuya Brooks para masimulan na. Ayan, nagpuputol na po ng mga kahoy, mga puno. At ito po sila Kuya Brooks. Ay, ito yung sinasabi sa Tanigi, oh. Dalawa na 250, oh. Tama-tama sa... Yan ang masarap sa kilawin. Okay, masarap. Pinakamasarap sa kilawin, Tanigi. Kesa sa bangos? Oo, sa bangos. First time ko lang matitikman yan. Hello, Alimion. At si Tita Elena. Hello. Hindi, Glenn. Pangarap siya. Ay, Glenn. Kuya Glenn. Bakit Glenn? Ayaw niya na. Para masanay, alam mo yung pangalan. Kuya Glenn. Say Kuya Glenn. Hello, Kuya Glenn. Ay, Kuya Glenn. Maingay. Buti hindi nagagalit si Alimion. Tinumba eh. Bakit tinumba? Sabara sa bahay mo yan. Ito si Ate Rhea. Shout out po. At ang kanyang si Rex Vlog. Hello po. Nagluluto sila ng mga isda. Tilapia. Uy, may manok. Nihaw. Nihaw na manok. May simpleng kainan po pala dito. Ano po? Ano to pa? Celebration agad? Ano lang to, dahil sa pagbisita mo dito, dahil meron tayong pinapaayos, nang tulong-tulong kami dito, si Rhea. So, si Rhea at ako, nag-ano kami, nag-ambag? Nag-ambag-ambag kami, oh. Saka si Alimion, nag-ambag din. Ambag mo, Alimion? Ako, ano ambag ko? Siyempre, yung ambag ka din, alam ko naman. Hindi ko papahuli. Dan, upoy, di araw-arawin mo na para marami. Lagi may kainan. Ito maganda. Ako nag-over kami ni Tita Elena muna. Nangalin pa. Paglipat namin dito, kasama natin sila dito. Para sila makatipid. Dito sa kubo? Oo. Kasa ano, kayo dyan? Dyan? Eh, may double decor sa taas. Eh. Ano mo tinaw? Ano yun? Eh, isa lang yan eh. Dalawa. Ayan, oh, may double decor. Kaya nga. Hindi naman sa baba din. Okay, dyan naman dyan. Kung ayaw nila. Marami naman po. Oh, ayan. Maganda. Hindi pa masyado mainit yan kasi... Lipa. Lilipat okay, ka rin sila, Ate Rhea, dito. O, kasi para makatipid dahil mayroon silang dalawang ano, estudyante, college. Ah. Imis na pang upa nila 3-5, hindi pambigay na pambigay nila sa anak nila. So okay ba sa inyo? Nandito kayo, kami yung nag-offer. Okay, mahiya. Okay. Nag-alala sa baka daw iba. Sabi ko din naman siguro kasi una-una ako naman nagsabi. Tsaka magka-lugar kayo, di ba? Oh, tsaka magkakalugar kami. Taga-Davao. Tama ka dyan. Taga-Davao. So, sinisimula na pala yung mga ano. Pagputol na ito. Pakisilip mo din doon. Yung gagawin, ang gagawin dyan, 2x3 para magamit natin sa abuhan. Para pag umpisa na ito sa Mayo, kahit bukas, makalawa o sa sundang linggo, may magamit na tayong abuhan para magluluto ako doon sa abuhan. Umulan man, mayroon na ding atip na nipa. So yun ang ginawa namin sa isang puno. Buti nga sa isang puno, makapakinabangan pa. So bago magkatapusan ba, dadaling ko na dito si ano, si Super JR para bago magkatapusan, para mag-usap-usap tayo. At marami na tayong stock ng mga materials para hindi sila mabitin. 2x3 na. 12. Wala nang 2x2. Okay. 2x3 na yung katatapos lang ano, ang tawag dun? Chimso. May patis-tis. Pakiskis. Katatapos lang pakiskis yung isang puno dun. Ilang piraso? 12 po yun. 12 piraso sa 2x3 by 12. So, ayan, malaking tulong yun sa abuhan namin para mayroon akong magamit. Tang ulan man siya o tang init niya, ganyan. Malaking tulong yun kasi gagamitin namin doon. Magkano naman yung ano, yung babayaran namin? Inabot lang naman po yun ng 700. Yan po. 700 lahat? Oh, pesos po. Ah, lahat na yun? Oh, yes, lahat po. Yung sa dalawang pong, dalawang piraso sa 2x3? Oh. Okay. So, nakatipid kami doon sa iba? Ah, nakatipid ka po. Yung sinasabi mong ano, na meron sa binigay na kutay ko tissue. Wait lang. Yung 2x2x12, ang isa sa kanya, 19 pesos. Oo. Oh.
Tama. Ay, 4 feet. Sorry. Ang 2x2x12, 76 pesos. So magkano doon sa labas? Kalimutan ko, nasa mga 20, ano ko yata doon eh, 25. Ang alam ko sa doon. Ngayon, ang tatamahan ko ng design ko, nasa ano yun, nasa 90 plus. Oo. 90 plus ang isa. Ito, 76 lang. Laking tipid. 2x3x12 sa kanya, 114. Doon, 135. Kasi nakabili na ako nung nakarang araw, di ba? Di ko nakalimutan yun. 135. Sa kanya, mura lang. Okay. So, yun ngayon. So, dito na tayo mag-ano sa kanya. O order. Pati yung tabla. Eh, Mr. Plywood, tabla ng cucumber. Para sa, ang tawag doon? Ang pusti. So, malaking tipid sa bibili natin cucumber. Saka pandamyo. Ito ba ito? Sa kanya tayo kukuha. Diyan na naman yun. Saka libre, deliver. So, malaking minus. Ayan. Okay, kuya, salamat. Ang babayaran ko ngayon sa'yo, 700, ano pa? Ito yung ano, ito yung pinadala na sa akin yung pera na galing sa sponsor na isa para sa babahay mo, si Angie Pangan. Si Auntie Bing. Oo, yan. So, salamat, Angie Pangan, sa babahay ni Kalingap Dan para sa Alim Yon, pamilya namin. Salamat. Ito. So, nagbigay si Auntie Bing. Opo, ito po. Wow! Thank wala you po, Auntie Bing. Magkano yung pambinigay ng Auntie Bing? 50,000. 50,000. Para sa iyong babahay. Salamat talaga. Alam naman natin na pinaghirapan to ni Angie Pangan at Pawis, no? Tama. So, na-appreciate po namin ng inyong tulong, lalo na po si Alim Yun at si Kalingap Dan. So, salamat, Ate Bing. So, ate ko po yun. Napakabait po yun. So, pero wala po kami masabi dyan. Thank you. Si Auntie Bing ang... Ito, Kalingap Dan. Ayan. Thank you po, Auntie Bing. Meron tayong... Ito, ito na yung sinasabi natin na... At gusto din ni Ma'am Starmigo na bago magsimula, meron na tayong bibilhin materials. So, ito na yung simula. Kaya, dyan tayo ngayon kukuha ng pangbili ng materials. So, lahat ng mga... At pambayad natin sa... Mga gumagawa. So, lahat ng mga lahat ng mga nagpapaabot sa'yo ay gagamitin natin pang materyales. At syempre, pasahod. At yung pagkain nila, kasi ililibre natin sa pagkain. Pero yung kanilang arawan, hindi naman mataas, mababa pa rin. Dahil ililibre natin sa pagkain, lalo na sa tanghalian. At malaking tulong din na ako na rin magluluto para may sabaw. Lagi may sabaw yun. Okay. At saka ano, no? Saka sa mga... Nagbigay pa pala si Anna Hanley. Wow. Ria. Anna Hanley. Sorry. Ma'am Anna Hanley, salamat po sa iyong 1,000 na pirasong Halo Blocks. Napakalaking tulong yan, Kalingap Dan. Tama, napakadami na nun. Oo, tama-tama nga. Sobrang ano, appreciate natin lahat ng kanila. Salamat. Opo, simula kay Mami Inday, Ma'am Star Miko, at... Bing, si Auntie Bing. Auntie Bing, Angie Pangan. Angie Pangan, sorry. Si Auntie Bing ay, si Auntie Bing kapatid ni Mighty Emmy. Mighty Emmy. Si Auntie Bing, si Auntie Emmy. Oo. Yun. Kita mo yun. Auntie mo pala yun. Dahil ang ayaw mong masanay sa itita. Auntie talaga, no? Okay. Saka kay Anna Hanley. At kaya ano, sino yun? Meron pa isa nagpa-abot sa'yo ng 5,000 pa. Melba Cruz. Yan, si Pamilyaran. Salamat po. Ito, agad-agad, nakatulong agad sa mga manggagawa. Oh, dahil sa mga ginagawa nila, yan, nakita nyo yan? Nakita nyo yan? Yan. Talagang sinunod nung nakarang araw. Ayan, Pacquiao, 3-5. So, babayaran ko lang. Meron pa tayong pinatabas. No? At yung mga gumagawa, dalawa, ayan. At aking tulong po. Salamat po talaga. Grabe po, no? So, sa mga viewers po, at sa mga silent viewers po, utang na loob namin lahat ang anyong ginagawa, ang pagsuporta sa amin. Siyempre po, lalo na po ang mga sponsor ng Kalingap at sponsor ni Kalingap Dan. Salamat po. Ayan, Kalingap Dan. Baka may nakalimutan pa ako. Wala naman, ha? Sa ngayon, yun, si Melba Cruz, Pamilyaran. Abot, hindi ko napansin, no? So, salamat basta, ulit. Salamat po sa lahat. Si Lord na po ang bahala sa inyo. Magbalik siksiklilig sa pangalan ni Jesus. Alam, ano mo. Thank you. Thank you. Hindi, natawag yung papa. Kinakausap na ako ni Alim yun. Ayan.
sarap po ng ating lunch dito. Ang Halloween. First time ko lang yan magtitikman ng tanige. Tanige yan, di ba? Tanige, o. Oh, special na ano to. Inihaw na manok. Tanige at saka masarap po siya yan. Sarap po malik-balik dito. Laging may kainan. So, lagi naking kakainan, Terea? Ay, oo. Kaya... Kailangan nyo mag-gym. Kailangan nyo nang mag-gym. Ay, kailangan na talaga. Grabe. Ay, sa akin, huwag na. Baha? Kasi pag nag-gym, lalo lalakas ang kain. Magugutom lang. Magugutom lang. Tapos kakain ulit. Di ba alam mo yun? Di ba? Pagkatapos ng gym, kain. Kain. Kain din. So, nag-gym para kumain. Oo. Ayun, mga kanina, interview po natin si Tita Elena. Hello. Si Tita Elena, ano ang pakiramdam na magkakaroon na kayo ng sariling bahay ni Kuya Brooks? Siyempre, masaya po kami dahil pangarap lang po namin dati yan ni Kuya Bros. Tapos ngayon na matutupad na siya. Dahil din po kay ano, kay Mami Inday. Yeah, siya po ang nangunguna po sa lahat. At saka siyempre pangalawa po si Ma'am Star Miko. Ayan, maraming salamat po sa pag-share po ng blessing niyo po sa amin, lalo na kay Alinyon po. At saka kay Ate Bing. Ayan, Ate Bing, thank you so much po dahil isa po kayo na tumulong po kay Kuya Brooks. Yan, napabahayan po kami. And of course po, kay Kalingap Dan. Nandyan po na sumusuporta po palagi kay Kuya Brooks sa papa niya. Ayan. So, Kalingap Dan, welcome na welcome po kay ikaw dito. Kung sakali tutuloy na talaga na magkaroon ng bahay, welcome po ikaw dito palagi, sila Hana at saka si Mama mo. Sana dito ka palagi mag-stay sa amin kasi may isa pang kwarto. Wow. Thank you din po kay Maribel. Sino? Cruz. Ay, Melba pala. Melba Cruz Pamilyaran. Ayan. Thank you so much sa pag-share din po ng blessing niyo po sa amin. At sa kay Ana. Kay Ma'am Ate Hannah Hanley. Ayan. Thank you so much. Ayan. Thank you. So, Tita Elena, nasabi mo na welcome dito sila, Ma'am at si Hannah. Oo, syempre naman. So, kasi di ba may mga ibang viewers na hindi pa alam yung mga sitwasyon nyo, okay. Di ba? Eh, pero ang totoo talagang maayos po na kayo, no? Yes, maayos wala naman ng, po. Wala ng samaan ng loob. At talaga nag-usap na po kayo dati pa lang, di ba? Doon pa sa Taguig. Bago pa lang maging kalingap kami ni Papa, talagang maayos na po kayo. Ayan, gustong-gusto din po makita ni Hana si ano? Si Alinyon. Gusto nga nila kunin dati eh. Sabi ko di po pwede kasi baby pa si Alinyon. Ngayon malaki na siya. Ayan, pwedeng-pwede na si Alinyon. Sana makapunta sila. Sana nga po, no? Pagkagawa ng bahay niyo. Oo, pwede. Parang makapasyal din sila. Iyayin mo sila. Ayan. Pagka meron ng... Ate Gemma, tsaka kay ano, kay... Ay, Gemma na lang tawag ko. Ay, Gemma, tsaka kay Hana, tsaka kay Dins. Welcome na welcome po kayo dito sa bahay. Sana makarating kayo. Ayan. Abangan natin yan. Sana magkasama-sama tayo dito. Tama. Thank you rin kay Tita Elena na welcome kami nila mama dito. Dito, Tita Elena, okay naman na pansamantala dito muna isa ko. Sanay naman tayo kasi galing probinsya din talaga tayo, galing Leyte. So, sanay na sanay po ako. So, parang bumalik ka sa pagkabata mo. Oo, ganun dito, sa ano. Oh, nakakamiss din yung ganito. Nakakamiss din. Excited ka na po masimulan? Oo, syempre naman. At syempre dahil yan kay Alimion, di ba po? Yes. So, talagang blessing si Alimion sa inyo. Of course, din dahil sa, kundi dahil din kay Kuya Val. Ay, tumatay pala to, kaya pala sumisigaw. Thank you, Kuya Val po, at Edna, at saka kay Kalinga Prab. Salamat sa kanila. Lahat to dahil po sa kanila nagsimula. Yes, thank you, Tita Elena. Si Alimion, 1 year old na siya, di ba? 1 year old. Ang bilis, oh. Alimion, pupupo yan. Nananahin. Pa, may tatanong ako sa'yo. Oh, sige. Na karamihan sa mga viewers na ito ang sinasabi. Dito ka ba, tanak? Bakit daw? Para makaharap mo rin daw. Bakit daw, ano? Karamihan sa mga viewers na ito yung mga comments pag nagbablog tayo. Bakit daw yung parang relasyon natin ay parang tropa lang? At syempre kay Tita Elena, paano daw yun? Na maayos ang ano, kabilaan. Okay. So, nasa nagdadala yun? Kalingap Dan, si Papa mo ay flexible sa lahat ng nakakausap ko. Matanda, bata. So, ikaw nagmana sa akin dahil yung baby ka pa lang, parang si Alim yun, kinausap mo na yung matatanda. Sino yung mga matatanda kausap mo? Yaya mo. Yung mga nasa bahay. Si Mamanit mo. So, kung ito nakikita mo sa mga vlog ni, o sa mga vlog ko na pag kinakausap siya, nag-respond. Ganon ka din. Hanggang lumaki ka, nagtatlong taong ka, pinasyal kita sa SM. Sinadya ko yun, iwanan kita doon sa CR. Nalala mo hindi? Hindi na yata. Okay. Iniwan kita sa loob ng CR, lumabas ako, doon kita inabangan. Lumabas ka,
pag ganun-ganun ka, kung nasaan si papa mo. Pero hindi ka umiyak. Ang galing mo, lumapit ka sa guard. Lalaki. Tinanong ka ng guard, kung nasaan ang kasama mo, sino kasama mo. Narinig ko, kasi doon ako sa likod ng guard. Pagka nakaharap ka sa akin, gumagalon din ako. Buti yung guard, mismo gumunod, gumigilid. Sabi mo, nawala papa mo. Dinala ka doon sa... Anong tawag doon? Sa ano? Information. Ilan taon na ba ako niyan? Tatlong taon na higit. Tinanong ka ng mga babae doon. Ano pangalan ng papa mo? Ano yun? Alam mo ang pangalan ko. Demi. Demi. Papa ko, Demi. Nung narinig yung pangalan ko, tinawag na kita. Ay, yan si papa mo. Nilabas na kita doon. Sabi ko, ang galing mo. Oh, ang galing ito. Matured. Kasi nung tayo lumipat doon sa... Ayun, lumipat na kayo doon sa ano? Doon sa San Juan. Mabasa Street. Tama. J. Basa Street. May kapitbahay tayo doon. Tama, doon pa ako nakatira doon. Hindi pa kami nag-iwalay ng mama mo. May tindahan doon na lalaki na kakakituhan ko rin. Halos kasi edad ko lang din yun. Madalas mo kakintuhan yun. Eh, nagtataksi naman akong time niyan. Ang sabi sa akin, panikita kami. Bilib ako sa anak mo. Matanda na utak. Isip, bakit? Sabi niya. Kasi, kung ano yung mga tanong ko sa kanya, nasasagot niya. Kaya bilib ako kay Dan. Pero namatay na yun. May sakit pala yun, di ko alam. Alala mo yun? Kilala ko yun. Bait nun, di ba? Bumilib siya sa'yo kasi nga, pag kinausap ka niya, ilang taong ka lang naman nun eh. Pero bilib siya sa'yo dahil matchup ka. Para ka din. Yun, siguro. Yung mga anak ko. Kaya, si Hanan, sa ito. Tingin ko Lord na marunong ba? Bata pa lang. Hanggang paglaki nila, katulad na kami ni Ilina, pero sinubaybayan ko sila. Maliskarte. At alam nila, si Hana, hindi ko na sasabihin si Hana, first time niyang nakatanggap ng maraking pera, 700 sa mga ninang-ninong niya, sa Marikina. Eh, kumusta mga ninong sa Marikina, mga Kristiyan yun. Kumusta kayo? Shout out sa inyo. Ninong at ninang ni Hana Sara. Matubang. Suwa matubang. Ngayon, kung paano niya i-handle yung pera, eh, di ko bang kinukuha pera nila. Sa inyo yun eh. Sabi ko sabi ni, ano. Pero, wala na kami noon. Ni, ano, ni Jima, nagkakalabuan na. Nagsumbok sa akin. Nako! Kung saan ang pinabibili, ganyan. Ubus ang 700. Yung gabi niyon. O, oh, tinuruan ko siya kung paano mo gamitin ang pera. Ito, marunong na sa pera eh. Oo, bilib ako dito sa bata pa to. Marunong na eh. Si Hana, doon ko pala sa tinuruan. Pinalo ko sa akin sa quit. Pinanda pa ako. Hindi ko pinalo kung saan sana, mga kaligap ha. At ito si Kaligap Dan. Sa quit talaga. Palo isa, may mayroong pangaral. May pangaral ako. Kasi, siyempre, yung quit, masakit naman talaga yan. At quit lang yan. Pag dinakasan ko, alam mo, ang ganda ng ginawa ko doon. Natuto si Hana ron. After nung pinalo ko, after mga siguro mga isang oras lang, nihag ko naman, pinaliwanag ko naman sa kanya. Ikaw ganun din, ginawa ko sa'yo. Kaya salamat habang kayo ngayon, magto ka rin, magta-30 ka na, nak. 30 na ako. Ano, 30 ka na. Pero nilabasan mo ako? Ako 28 lang, nag-asawa na ako. Ikaw, magta-30 na ako. Di ba nag-asawa, tawa sa'yo. Ay, bata pa naman ang 30 sa lalaki. Oo nga, pero sa bagay, sa lalaki, bata pa yun sa 30. Kung sa babae, ano na yun? Kumahog na. Kailangan sa babae ang 30, nag-asawa. May anak na dapat anak po, no? Kaya sabi ko nga, sana ito makapag-asawa na. Total naman, nandiyan si Alimion, kung bakit dyan sa mag-asawa, kung mga mas matanda na si Alimion sa anak niya. Kung lumalabas nga eh, apo ko daw. Apo mo? Sabi nila, apo mo ba yun? Hindi ba hindi na wala nakakilala sa akin? Hindi po, anak ko po yun. Tawa talaga. So si Kaligap Dan, so siyempre, nangarap, nag-ano ako na sana, mag-asawa na siya kasi so, sa edad niya, tama lang din yun. Tama. Ang tanong, meron na kaya napupusuan sa ngayon, no? Yung tanong mo na, ano masasabi ko doon sa? Mga natutuwa. Ano natutuwa sa atin, para markada lang. Okay. O yung nga, sabi ko una, nasa nagdadala. O kagaya ko, flexible ako. Wala akong pinipili, bata o matanda.
parang barkada talaga, kausap lang yung bata, parang ang piling ng bata, matanda na rin ang ano niya pag kinausap ko siya. Kaya ang tawag sa akin, Kuya Brooks. Hindi ako tumatanda kasi kuya pa rin. So sa kanya, minsan nga sinasabi ko doon sa bata, Kuya Brooks na, kasi yun na yung nakakadis ng ano ngayon sa channel ko. Kasama yan doon sa pagtawag muna, Kuya Brooks, na hindi tayo tumatanda. At ang bata, parang barkada lang niya ako. Yung tawag na Kuya Brooks, hanggang matanda na, umabot ako 70, 80, kung umabot na lang ganun, Kuya Brooks pa rin. So, ibig sabihin, nakatatak na yan sa utak ng mga viewers natin, lalo na sa mga nasa Kalingap. Kuya Brooks, kahit tayo ay ikakaedad na. Ngayon, yung pagiging close natin, dala ko pa rin yun sa ibang tao hanggang sa'yo. So, hindi kita tinuturing na ibang tao o isang anak para hindi ka rin mailang. Noon pa man eh. Di ba? Oh, kahit pinapalo kita noon habang ikaw ay nag-edad ka ng 11 o mag-11 ka na. Pero, ang gusto ko lang na habang ako'y nakasubaybay sa'yo, nakikinig kayo. Sumusunod kayo. So, doon ang magandang bonding natin. Nung sinabi mo kay Mama Nit mo na, nagsabi sa akin na, Kuya Demi, huwag mo na rin paluin si Glenn. Dahil siya ay 11 na daw siya. Alam mo yun? Hindi mo alam? Mm. O sige. Buti sinabi niya. At hindi ko na siya papaluin. So, suntukin ko na lang. Sabi ko lang yan. Wow. So, okay na. Yun na yung naging dahilan na hindi na kita pinapalo. Kasi gusto ko naman, habang ikaw lumalaki, maging close tayo. Ayaw ko yung lumalaki ako na ako'y hindi masyadong close sa tatay ko. Kasi ang tatay ko, kung nung unang panahon, siyempre, may makaluma na tao. Lagi akong pinapalo nun. At hindi lang palo, masakit talaga. Pag ginugupitan ako na ang gamit na gunting ay purol, pag kinain yung buhok, aray! Iyak talaga ako. So ayaw niya ng ganun. Eh, siyempre, pag lagi akong pinapagalitan, lumalayo ang loob ko sa tatay ko. So ayaw ko mangyari sa iyo. Ah, ganun yung sikreto. Oo. Kailangan kitang kausapin na diplomasya, na hindi binabastos ang anak ng tatay, kasi dyan magsisimula ang anak nagirebelde. So iniisip ko yun na ayaw ko mangyari sa'yo, nangyari sa tatay ko. Nung nawala ang tatay ko, nung namatay ang tatay ko, na-realize ko, mali ang ginawa ko. Bakit? Nung siya nagkasakit, hindi ko siya sinamahan para kakwentuhan ko. Yung pala, hinahanap pala niya ako. Siguro malay mo, hindi ng suhoy o anuman. Anak tatay ko, alam niya na masama ang loob ko sa kanya dahil sa time na ako'y maliit pa habang lumalaki. Nagtanim ako ng sama ng loob sa kanya. Hindi naman sama ng loob. Ngayon naman, siyempre, wala na yon. So, ibig kong sabihin na... Kaya mo mangyari yon. Ayaw ko mangyari sa'yo. Okay. Yun, isa sa pangarap ko na, ito, naging plus tayo, tatupad ang pangarap ko na hindi mangyari doon sa tatay ko. Ako bilang anak at ikaw bilang anak ko, ayun, hindi naman nangyari. So tingin ko, Kalingap Dan, na may puso ka rin matulungin, mabait, at natutuwa ko na napunta tayo dito sa Kalingap. Kalingap, Kuya Bal. Sige pa, ayun, kaya na po tayo. Magbabay ka na, Kuya Bro. Babay na po, salamat po. Patuloy na po kayong sumubaybay sa amin ni Kalingap Dan bilang mag-ama. So wala pong pababago at hindi po kami mababago. Sa totoo lang po, ako pa nga minsan sinasabihan ni Kalingap Dan na, pa, ano ganyan. So paro kami na, nak, so ganyan na, hindi lalaki ang ulo. Hindi magbabago ang aming mga ugali. Tumating mo ng panahon na tayo ay mas tataas pa ng kung saan tayo ngayon. So ito ngayon, meron na dito tayong ito. Tuloy-tuloy po ang ating pagtulong. Huwag po kayo mag-alala. Welcome na welcome po kayo dito sa pabahay ni Kalingap Dan at sa amin ni Alimion, Elena, o sa mama ni Dan na si Jema, o kapatid niya si Hannah. Sino pa man, welcome na welcome po. Kahit ibang tao, welcome na welcome po. Sila si Ria o Larty, mag-asawa. Welcome po kayo lahat. Lahat na po, welcome na kayo dito sa bahay Alimion. Payag ni Alimion. Ayan. Salamat po. Bye-bye. Bye-bye, Tita Elena. Ay, bye-bye. Salamat, Kalingap Dan. Ayan. Salamat sa lahat. Bye-bye, Alimion. Ayan. Supportan po natin si Kalingap Dan. At si Kuya Brooks. At si Kuya Brooks. Ayan. Thank you. At si Tita Atreya. Salamat, Kalingap Dan. Bye-bye po. Thank you.
Ay, shoutout. Bye. So yun mga kalingap, malapit na po natin maumpisahan ang pabahay kay Kuya Brooks. Salamat po kay Auntie Bing sa binigay niyo pong 50,000 pang dagdag po. At syempre kay Ma'am Melba Pamilyaran sa 5,000 po. Salamat po mga kalingap sa suporta nyo. Abangan nyo lang po ang ating pabahay kay Kuya Brooks. Thank you po. At syempre kay ano po, Inday Guapa po at kay Star Miko po na mga major sponsors ni Kuya Brooks. Thank you po.